Siyempre, nung huli mong bisita dito sa amin, parang nakwento mo nga na talaga ang top priority mo si Ellie at yung education niya. At talaga naman, nakikita rin namin talaga na, kaya believe kami sa'yo, na kahit may lilo ka na, nandyan pa rin yung pag-aalaga mo kay Ellie. Paano mo na ma-manage silang dalawa? Lalo na pag nandyan sila pareho sa'yo. At take note, ma'am, si Joss, wala siyang kasama. Wala siyang biyaya. Wala siyang kasambahay. Siya lang. Yes, paano, auntie? At first, it was hard. Kasi nagsimula kami with kami ni Ellie dalawa. Na parang dalawa na lang kami sa bahay. Wala na siyang yaya. Sabi namin, one month wala tayong yaya. Tapos nagustuhan ko. So, dalawa pa kami ni Ellie. Ngayon na tatlo na kami. Si Ellie, parang somehow, nakakuha na ako ng pagkakataon para i-train siya beforehand. Nung isang araw nga parang, anong tinanong ako, ano yung mga chores ni Ellie or kung tinuturuan ko ba si Ellie ng chores. Tapos narinig ni Ellie. Sabi niya, I don't have naman chores ha. Tapos sabi ko, ano ka ba Ellie? You fold your bed. You always put your clothes kung saan siya dapat. Yung pagkain mo, hindi ka, pagtapos mo kumain, dinadala mo sa sink. Chores yun. Nililinis mo yung kwarto mo. Sabi niya, oo nga no. Hindi niya na naiisip na chores. So parang, I guess ganun. It's being able to instill that in my children, that sense of responsibility and independence at a young age. Tinatrato ko kasi sila na bilang tao, hindi sila baby. Diba? May mga utak din sila. And so, kinakausap ko si Ellie as the way she deserves to be talked to. Tama. Na may sariling decision niya. Pero eto, Ants, balikan natin. Kasi bago mo pa nasilayan yung ngiti ni Lilo, sobrang nahirapan ka dito sa second pregnancy mo. Ano yung mga naging nagpahirap sa second pregnancy mo? Yun, ang nag-morning sickness ako. Nasa second term na ako, nag-morning sickness pa rin ako. Maganda!